So ito na po ang liham na atin pong tutunghayan. Matod ba niya, dear Mommy Joy? Tawagin mo na lamang po ako sa Giancarlo. At bumabati po ako sa inyo ng isang napakagandang hapon at sa lahat po ng sumusubaybay sa dear Mommy Joy. Sumulat po ako, Mommy, sa inyo dahil gusto ko pong ibahagi ang aking kasaysayan. Isa po akong engineer. Medyo late na po ako nakapag-asawa. I was 33 then. At mapili ako sa babae. Minsan nga kinakantsawan na ako ng pamilya ko na baka raw hindi babae ang hinahanap ko. Pero binabaliwala ko lang yon. Tinatawanan ko lang, Mami, na baka daw bading ako. Kaya niwala lang man akong girlfriend na naipakilala sa pamilya ko. Apat kami magkakapatid at puro lalaki, kaya grabe ang kantsawan sa bahay. At dahil doon, kinausap ako ng mother ko, si Mami. Sabi niya sa akin, "Jan, nanay mo ako. Magsabi ka ng totoo. Totoo ba yung sinasabi ng mga kapatid mo? Na baka hindi ka tunay na lalaki?" Natawa ako at niyakap ko ang Mami ko. Sabi ko, "Mami, ikaw ang unang makakaalam kung may problema ako sa pagkatao ko. Lalaking lalaki po ako, Mami. Siguro hindi pa lang talaga dumating yung babae na para sa akin. Gusto ko kasi, Mami, yung babaeng magiging ibang-iba yung aking mararamdaman. Lingid sa kaalaman ng aking pamilya, nakalimang girlfriend na po ako. Pero hindi po kami nagtagal. Halos yung lima pare-pareho. Social climber, gold digger. Ayoko ng babaeng palahingi, Mami. Lahat na lang ng nakikitang gusto sasabihin, 'Can we buy that one?' I hate that. Ayaw na ayaw ko yung ganun, Mami. Lahat na lang ng gusto ipabili. Feeling ko tuloy, ginagawa nila akong milking cow. At dahil dun, tinigilan ko po ang pag-girlfriend. Nililibang ko na lang ang sarili ko sa mga bagay na gusto ko. There were times na pagkakayayaan ng mga kaibigan. And there was a time na nag-beer house kami. May isang waitress doon na maganda. Pero hindi siya palangiti. Parang problematic. Ngayon, parang nababastos ng mga kasama ko. Nung makita kong umiyak ang babaeng yon, parang dinurog ang puso ko. Kaya sinabi ko sa mga kasama ko, "Huwag naman tayong ganun. Huwag kayong ganyan." Dahil sa waitress siya, napakababa ng tingin niya sa kanya. Pero hindi niya iniisip na naghahanap buhay ang tao. Nung makita kong pumasok sa CR yung babae, sinundan ko kasi. Gusto ko siyang i-comfort. Inantay ko na lumabas. Sabi ko, "Miss, pasensya ka na sa mga kasama ko. Medyo marami-rami na kasi ang nainom. Pero ang sabi sa akin, okay lang po, sir. Ganyan naman talaga kaming mga waitress dito. Napakababaw ng tingin nila sa amin.
Hanggang sa... Umuwi na yung mga kasama ko, Mami. Nagpaiwan ako. Pero nung off na nila, nagmamadali siyang umuwi. At ako naman parang sira ulo na sinusundan ko siya. At sa pagsunod ko sa kanya, doon natagpuan ko siya. Na umuwi sa isang maliit na kwarto. May bata. At may nagbantay na matanda. Nung makita ko kung saan nakatira, umuwi na po ako. At kinabukasan, pagkagabi, pumunta ako sa bar mag-isa. Hinanap ko ang babaeng yon. Wala siya. Pinuntahan ko sa bahay, wala ring tao. At iniisip ko na nasa ospital. Dahil may sakit yung bata eh. Kinabukasan na naman ng gabi. Pinuntahan ko na naman yung bar. Nakita ko yung babae. Tinawag ko siya at umorder ako. Pinatawag ko yung manager niya at ipinagpaalam kong iti-table ko siya. Nalasing ako, Mami. Saka hihintay sa kanya para mag-off. Hanggang sa pag-uwi, sumama ako sa kanya sa kanyang bahay. Doon nagkwentuhan kami at sinabi niya sa akin ang lahat ng kanyang mga problema. Nung mabuntis siya, pinabayaan siya ng ama ng kanyang anak. Iniwan siya. Nanganak siya. Nawala yung ama ng anak niya. At yung matanda na pinagkakatiwalaan niya ng bata, yun ang laging umaalalay sa kanya. Hindi rin alam ng matanda kung saan siya nagtatrabaho. Binirihan daw niya yung matanda ng cellphone para in case of emergency, tawagan siya. At dahil nasa ospital yung anak niya at kami lang doon sa bahay niya, sabi ko sana kanya tutulungan kita. Pero dahil sa sobrang gusto ko sa kanya, Mami, niyaya ko po siyang mag-make love o makipag-sex. Pumayag siya. Pagkatapos noon, binigyan ko siya ng pera at sinabi niya kaagad sa akin, "Diyan ka muna. Kung gusto mong umuwi, pakipinid na lang yung pinto dahil pupunta ako ng ospital." Mula noon, kahit ibinigay ko yung number ko sa kanya, hindi na siya tumawag. Malaki-laking halaga rin yung binigay ko sa kanya, yung alam kong talagang makakatulong. Pero mula nung may nangyari po sa amin, Mami, hindi ko na po siya nakakalimutan. Siya na po yung laging laman ng aking isipan. Iba po ang pakiramdam ko sa kanya. Pumayag siya makipagtalik sa akin, pero alam ko, walang pagmamahal yon, kundi sa kanyang pangangailangan. So sa madaling sabi, nagkaroon kami ng one night stand. Pagkatapos noon, kapag pumupunta ako sa bar, bihira ko na siyang nakikita. Hanggang sa isang araw, nag-grocery ako. Nakita ko siya na isa ng sales girl. Sobra ang kaba ko. Ang lakas ng tibok ng dibdib ko. Nilapitan ko siya. Mas maganda siya. Napaka-natural ng beauty niya. Wala masyadong kolerete. Napaka-sexy pa rin niya at napaka-ganda. Tingin ko sa kanya, isa siyang mabuting babae.
Hindi porket nakipag-sex siya sa akin na magiging masama ang pagtingin ko sa kanya. Kapit patalim po siya, Mami, para sa kanyang anak. Nung nilapitan ko siya, nung malayo pa ako, tinitigan niya ako. Pero nung malapit na ako sa kanya, biglang dahan-dahan tumalikod at lumayo. Marahil ayaw niya na makilala ko siya. Maaring nakaramdam ng hiya o ano paman. Hindi ko pinilit at hindi ko na siya sinundan. Pumunta ako sa ibang department ng mall. Pero hindi ako makakonsentrate. Siya ang iniisip ko, kaya mamaya-maya bumalik na naman ako dun sa lugar niya. Hindi na ako nakatiis. Dumiretso na ako at sinabi ko sa kanyang, o tinawag ko siya sa kanyang pangalan. Hindi po niya ako nilingon. Hindi po niya ako sinagot. Iba pala yung pangalan niya sa bar at yung tunay niyang pangalan. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa kasama niya at tinanong ko, sino siya? At doon nalaman ko ang pangalan niya. Kinausap ko siya, Mami. Tinawag ko siya sa totoo niyang pangalan. At sinabi ko, bakit ka nagtatago sa akin? Sabi niya sa akin, sino ka ba? Hindi kita kilala. Sabi ko sa kanya, huwag ka namang ganyan. Ikaw talaga yung sinamahan ko sa bahay noon. Kasi mga buwan na rin ang lumipas, Mami. Hanggang sa nagtiis na naman akong bantayan na umuwi siya. Nagtanong ako sa mga kasama niya kapag umuwi sila kung saang wing sila ng mall lumalabas, at doon nag-abang ako. Nakasibilyan na siya paglabas. Hindi na naka-uniforme. Sinundan ko siya, Mami, at hindi ako nagkamali na siya nang siya nga. Dahil doon siya umuwi, doon sa bandang tinitira niya, pero lumipat nang hindi kalayuan. Nakita ko yung bata at yung matanda na nagbabantay. Hindi na ako nagdalawang isip. Pagkapasok niya, kumatok ako. At diretsong hinila ko siya palabas sa maliit na room. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, para akong baliw sa kakahanap sa'yo. Pero ang sabi niya sa akin, pabayaan mo na ako. Sapat na na natulungan mo ako. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi na ako ngayon. Mahihiya ako. At hindi ako yung babaeng nararapat para sa'yo, para sundan mo. Hindi worth na pagsayangan mo ako ng panahon. Never kong sinabi sa kanya yung profession ko, Mami. Wala kami na pag-usapan sa trabaho ko, sa pamilya ko. Ang sinabi ko lang sa kanya na bigyan niya ako ng pagkakataon na makilala namin ang isa't isa. Gusto ko siya maging kaibigan, yung tunay na kaibigan. Sabi niya sa akin, mukhang malinis naman ang intention mo. Why not? Kaya, inilaan ko yung Linggo. Sabi ko sa kanya sa Sunday, kung day off mo, baka pwedeng lumabas tayo, isama mo anak mo. Timing, day off niya Sunday. Wala rin akong trabaho. Dinila ko ang sila, yung anak niya. Kumain kami sa labas. Dinila ko sila sa mall. Binilang ko lang laruan yung anak niya.
hanggang sa sumasagot niya sa mga text ko, sa tawag ko, kinakumusta ko, hanggang sa sumapit yung araw ng aking kaarawan. Ang sabi ko sa kanya, I want to celebrate my birthday with her. Pumayag naman po siya. Kaya sinabihan ko ang mother ko na huwag nang maghanda dahil hindi ako uuwi. Sinelebrate ko po yung birthday ko, mami, na kami lang dalawa. At doon sinabi ko na sa kanya ang aking nararamdaman. Nagmakaawa ako sa kanya na huwag niyang maliitin ang kanyang sarili. Dahil sa kanyang mga naging nakaraan, huwag niyang maliitin ang kanyang sarili dahil sa kanyang mga karanasan. Dahil sabi ko tawag yun ng pangangailangan at naiintindihan ko. Pero sa kabila ng lahat, binago mo ang sarili mo, naghanap ka ng ibang trabaho. Kahit maliit ang kita pero nasa malinis na paraan at sapat na sa akin yun. Hanggang sa naging kami, mami. Nagtaka yung mga kaibigan ko na nawalan na ako ng panahon sa kanila. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na yung restaurant na kinainan namin ng girlfriend ko at mga barkada ko, nagkita-kita kami doon. At isa sa mga barkada ko, kilala ang girlfriend ko. Masakit, mami, dahil sabi nung isang kaibigan ko na nakakilala sa girlfriend ko, pare, kilala mo ba talaga siya? Sabi ko, opo. Matagal din kami naging magkaibigan bago naging kami. Sabi nung kaibigan ko, sigurado ka? Alam mo ba kung anong hanap buhay niya? Trabaho. Engineer ka, pare. Kilalanin mo siya ng husto. Kaya sinabi ko sa kanya, bakit? Nakasiping mo ba siya? Tumahimik yung kaibigan ko. Pare, sabi ko, kung nangyari man yun, sa panahon yun na hindi pa kami at wala akong pakialam. Pero sana, irespeto mo na siya ngayon dahil girlfriend ko siya. At wala na akong pakialam kung ano ang kanyang nakaraan. I love her. At gusto ko siya makasama for life. Medyo umiwas na ako sa kaibigan kong yun. Dahil ayoko na makaramdam ng hiya ang girlfriend ko. Napakilala ko na siya sa mga parents ko. Ang mabuti sa akin, mami, yung mga parents namin, hindi talaga sila nakikialam when it comes sa love life po namin. Ang sa kanila, kung sino yung gugustuhin namin para makasama sa buhay, irerespeto nila. Hindi naman daw kami mga bata at alam naman din daw namin kung ano ang dapat namin gawin. Never nagtanong ang mga parents ko kung ano ang natapos, ano ang trabaho, sino siya, anong pamilya siya. Hanggang sa dumating na po sa punto na gusto ko nang magpakasal. Alam mo ba, mami, lingid sa aking kaalaman, yung kaibigan ko na sinasabi kong nakakilala sa girlfriend ko, malapit kasi sila sa mga parents ko eh. Pinuntahan ba niya ang mga parents ko? Dahil nagmamalasakit daw siya. Kinausap niya ang mga parents ko at sinabihan niya na kilala daw niya yung girlfriend ko.
Alam daw niya kung saan dati nagtatrabaho. And presently, sales lady sa isang mall. Ikinwento sa akin lahat ng mother ko dahil wala kaming tinatago. Pero sabi lang sa akin ng mother ko, son, alam mo ba yon yung kinukwento niya sa akin? Sabi ko, yes ma'am. Alam ko po yon. Pero wala po akong pakialam na karaan niya yon. Ang mahalaga sa akin, yung kami ngayon. Kaya sabi ng mami ko, okay son. If you love her, then go. Hindi kami magiging hadlang. Kung siya talaga ang mahal mo. Inalagaan ko ng husto ang girlfriend ko. Ikinuha ko ng magandang tirahan, mami. Kasi bumibisita na rin ako doon sa kanya. Gusto kong mapalapit sa kanyang anak. At tinuruan ko pa yung anak niya na magdaddy sa akin. O magpapa. Dahil gusto kong ituring siya na isang tunay na anak. Ngayon, mami, marami sa mga kaibigan ko ang laging sinasabi sa akin na bakit daw siya? Dami-dami daw ang babae. Bakit doon daw ako mahuhulog sa ganong babae? Sobrang sakit, mami, dahil hinuhusga nila palagi yung girlfriend ko. Na na-judge nila ng todo-todo. Grabe sila kung makapanghusga. May mga pagkakataon na nakakaramdam ako ng sobrang sama ng loob sa mga kaibigan ko. Pero matagal ko na rin kasi silang mga kaibigan. At ang mas lalong masakit, mami, kinukuha ko po sila na maging kasama sa entourage ng aming kasal. Tinanggihan po nila ako. Sana daw kung sa ibang babae. Nakakagulat ang reaksyon nila. Parang hindi mga lalaki, mami. Kaya sumulat po ako sa iyo. Gusto ko pong ibahagi sa iyo itong aking naramdaman ngayon. Dahil sa August, nakatakda na po kaming ikasal. Gusto kong maging masaya with my friends. Pero sila pa itong sumira ng kaligayahang inaasam-asam ko. Sana, mami, may marinig po ako sa'yo na mga salitang magpapalakas po ng loob ko, mami. Nasa hustong gulang na po ako at alam ko po kung anong ginagawa ko. Pero sometimes, gusto ko rin makarinig ng ibang tao. May aangat yung moral ko, may encourage ako. Sana, mami, matulungan mo po ako. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, John Carlo.